Noong unang narilis ang Honda Genio dito sa Pilipinas, ang daming natuwa dito dahil sa elegante nitong forma, classy design at affordable na presyo. Sa presyong 72,900 pesos, meron ka ng magarang motor. Hindi man sporty ang forma pero napakayayaman din naman ang dating. At ngayong 2022, may bagong version itong Honda Genio na siguradong mas magugustuhan ng mga motorista. Pagdating sa forma, mas lalo itong naging elegante tingnan. Napakaganda ng color combination, lalo nitong color matte blue na may halong brown. Then pagdating sa headlight, naka-LED ito. Actually, kahit naman yung mga naunang version ay naka-LED na din naman yun. Then sa signal lights ay naka-bulb type. Then pagdating sa kanyang taillight, napaka-elegante ng itsura ng kanyang taillight. At naka-bulb type din ang kanyang taillight, ganun din ang mga signal lights. Then napaka-premium ng kanyang itsura sa harapan pa lang. Meron pa itong color gold na naka-emboss na logo ng Genio, kaya mas lalo ito naging eleganteng tingnan. Then sa instrumental panel, naka-fully digital display ito. At ang ganda tingnan kasi pabilog ito, kaya mas bumagay sa klase nitong forma. Then very convenient kasi meron itong malaking open pocket na kasya din ng water bottle. Isa sa bagong features nito ay meron na itong built-in charging port, kaya pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito. Kaya perfect din itong motor na ito pan-deliver. Pagdating naman sa starting system, ito ay naka-push start at meron pa siyang kick start. At safe na safe siya kasi meron siya shutter lock, so hindi siya basta-basta masususian. Isa pa sa maganda sa motor na to, naka-flat footboard ito, kaya kung madami kang dala, hindi ka mahihirapan. At malapad din ang upuan ito, kaya comfortable ka sa malayong biyahe. At ang kanyang seat height ay 744mm lang, so abot na abot siya kahit ng mga hindi matatangkad na rider. At sa ilalim ng upuan, meron itong 14 liters storage, sapat na din para meron kang lagayan ng mga importanteng gamit mo. Modern frame na din ang ginamit dito dahil naka-ESAP na din ito, enhanced smart architecture frame, na kung saan ay mas maganito at mas durable. Pagdating naman sa gulong sa harap ay 100x90x12, sa likod naman ay 110x90x12, at naka-tubeless na ito, at ang kanyang wheelbase ay 1,251mm. So suspension naman, naka-telescopic fork sa harap, sa likod naman ay swing arm with single suspension. At ang maganda sa motor na to, kahit maliit lang siyang tingnan, mataas ang kanyang ground clearance. 147mm ang kanyang ground. Sa harap ay single piston hydraulic disc brake, sa likod naman ay drum brake. At naka-combi brake ito, kaya mas malakas ang balance ng stopping power nito when it comes to emergency scenario. At meron din itong park brake, kaya very convenient ito kapag nakahinto ka sa mga paahon or pababang kalsada. Pagdating naman sa makina, ito ay 110cc, 4-stroke single overhead cam, ESP, PGM-FI, air-cooled. Ang kanyang maximum power ay 6.6 kilowatts at 7,500 RPM with a maximum torque of 9.3 Nm at 5,500 RPM. Kahit maliit ang motor na ito, malakas naman ang kanyang torque, so kayang-kaya niya mga paahon. Pagdating naman sa fuel capacity, ito ay 4.2 liters. Ang kanyang fuel consumption ay 55 to 60 km per liter. Napaka fuel efficient niya, kaya makakatipid ka talaga sa motor na ito, lalo na ngayon na napakamahal ang gasolina. At meron itong dalawang variation, ang standard version at ang ISS o idling stop system. At sa ISS version, meron itong tatlong color option. Ang Fabulous Matte Blue, ang Fabulous Matte Brown, at ang Fabulous Matte Black. Sa standard version naman, meron itong tatlong color option. Ang Radiant Red Black, ang Radiant Black, at ang Radiant Brown Black. Pagdating sa presyo sa Indonesia, ito ay nagkakahalaga ng 18,050,000 Indonesian Rupiah. Na kung direkta natin i-convert into peso, ay aabot siya ng 65,919 pesos. Pero syempre, hindi yan ang magiging presyo. Kasi yung 2021 version nga, nagkakahalaga ng 72,900. So, posible pag dinala yan dito sa Pilipinas, nagkaroon siyang presyo niya ng 73,900 to 74,900. Malaki talaga ang chance na magtaas ang presyo nito pag dinala yan dito sa Pilipinas. Kaya meron siyang charging port, tapos naka-ESAP na siya. Sa ngayon, kaka-launch lang ito sa bansang Indonesia. So, posibleng dalhin niya dito sa Pilipinas, mga end of 2022, kaya mga first quarter ng 2023 na. So yun lang guys, yun lang ang ating quick update patungkol dito sa Honda Genio 2022 version. Sana nagustuhan mo at kung nagustuhan mo, click like. Kung bago ka na sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video, updated ko palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Roscoe TV. Ride safe always and God bless.